Sa mga balitang mayroong pag-asa, Caring for the Singles Conference at Care Group Spiritual Enrichment Fellowship sa South Central Luzon Conference magkakasamang pinangunahan ng NPUC Directors. Radical Discipleship Revival and Evangelism Seminar naging biyaya at pagpapala sa mga manggagawa ng Cavite Mission at Adventist University of the Philippines College of Theology. Mindoro Satellite Field nagsagawa ng dynamic and heartfelt worship seminar sa Ligaya Seventh-day Adventist Church. Dalawang linggong pangangaral ng mga Adventist Care Group sa Liliw, Laguna, tagumpay na umakay sa mga tao na magpabautismo. The Power of One Initiative inulunsad ng Kabuyao District sa kanilang Youth Fellowship. Relief operation ng Northern Luzon Mission Adventist Community Services nagatid ng ayuda sa mahigit 200 pamilyang apektado ng mga nagdaang kalamidad. Mga mag-aaral ng Legazpi Adventist Elementary School, sinorpresa ang kanilang mga guro sa program ng World Teachers Day Celebration. Education Sabbath Fellowship idinaos ng South Central Luzon Conference sa South Oriental Mindoro District. Mahigit 100 Pathfinders masayang nakilahok sa Master Guide Friendship Camp ng Palawan Mission. Mula sa tanggapan ng North Philippine Youth Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Youth Conference sa Luzon. Idinaos ang Caring for the Singles Conference at Care Group Spiritual Enrichment Fellowship sa South Central Luzon Conference noong Sabado, October 8. Ang nasabing mga pagpupulong ay pinangunahan ng North Philippine Conference Family, Women's at Health Ministries, gayon din ang NDRIEL Department. Alamin ang mga mahalagang naidulot ng mga gawain ito sa balitang hatid ni Alpha Chris Alteros. Ilan sa mga departamento ng North Philippine Union Conference nagsagawa ng sabayang seminar sa South Central Luzon Conference noong Sabado, 8 ng Oktubre ngayong taon. Ang Departamento ng Women's, Family at Health ay nagtulungan sa paglunsad ng programa na may temang Caring for the Singles Conference. It is a benefit, malaking benefit po ito para sa aming mga singles sapagkat sila ay nabigyan ng mga magagandang kaalaman, panibagong mga insights upang kung paanong sila ay lalo pang maging malawig ang kanilang mga ang kanilang ministry. Ang collaboration na ginawa ng tatlong departamento na Caring for the Singles ay naging pagpapala sa mga leaders ng conference dahil first time ito isinagawa sa naturang teritoryo. Nagpapasalamat ako kasi alam mo, may mga special concerns talaga yung mga single parents, widows, widowers, solo parents na at last na napakinggan at naramdaman namin na yung church may concern para sa amin. Na hindi pala kami neglected, na gusto palang ma-reach ng church yung aming mga needs. Samantala, ang NDRIEL naman ay nagbigay diin sa layunin ng union na I will go with my church through Care Group Ministry. Amin pong naasumpungan at naranasan ng karamihan na ang ganitong pagpupulong ay naging napakamatagumpay sa pangunguna ng atin pong mga leader na galing sa union. Maraming salamat sa inyo sapagkat kayo dumating dito at na-inspire ang mga kapatid. Ang programa naman ng NDRIEL na Care Group Spiritual Enrichment Fellowship ay nagturo naman ng lectures kung paano mapalago ang Care Group Ministry. Nagbigay din sila ng inspiring testimonies, messages at mga best practices. Marami po kaming natutunan, lalo na po sa larangan po ng Care Group. Dahil sa ngayon ay ang ating gawain ay lalong nagtutumulin. Kailangan natin ang suporta ng mga kapatid, lalo na sa Care Group Ministry. Nang sa gayon ay maraming tao ang ating mapaabutan ng pabalita ng ating Panginoon.
sa pagdiriwang ng espesyal na araw ng Sabado, naging pagpapala sa lahat na dumalo ang mga isinagawang collaboration program ng North Philippine Union Conference. At purihin po ang Diyos sa matagumpay na pagtitipon. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today NPUC News. Biyayang itinuring ng Cavite Mission Workers at ng Adventist University of the Philippines College of Theology ang isinagawang Radical Discipleship, Revival and Evangelism Seminar na kanilang dinaluhan. Ang nasabing seminar ay pinangunahan ni Pastor Dan Smith, kilalang Adventist Evangelist mula sa Amerika, kasama ang grupong Grace Force. Si Samuel Puentes para sa Kabuuang Balita. Matagumpay na naisagawa ang Radical Discipleship, Revival and Evangelism Seminar sa pagtutulungan ng Cavite Mission at ng Grace Force. Ang Grace Force ay binubuo ng grupo ni Pastor Dan Smith at Dr. James Brower. Ang seminar na ito ay dinaluhan ng mga manggagawa sa probinsya ng Cavite at ng faculty at mga mag-aaral ng Adventist University of the Philippines College of Theology. Ang mga dumalo ay lubos na nasihan sa kanilang mga natutunan tungkol sa pagiging disipulo ng ating Panginoon na kanila namang magagamit at maibabahagi sa kanilang mga paglilingkod. God is good all the time. Hindi po natin mababago yung karakter ng Panginoon. Katulad po ng sabi ni Pastor Dan, we can never change the character of God. Nakita natin doon na pinoint out na we must do what we can do. Kailangan nating maging best sa ating gagawin. Kailangan maging para sa Panginoon at kailangan with all our might, with all our strength para sa ating Panginoon. To have a personal, intimate relationship with our Lord Jesus Christ. Yun yung pinakaunang tumatak sa aking isip. Kaya tayo narito sa ministeryo ay para sa Panginoon. At ang kaluwalhatian ay para sa Panginoon. Ang paglilingkod ay para sa Panginoon. Kaya dapat ang lahat, ang pinakapundasyon ay relasyon natin sa Panginoon. Actually, marami ko natutunan dito sa seminar na ito about sa radical discipleship na magagamit talaga natin sa ating distrito. Lalo na yung pagkakaroon ng tiwala sa iyong mga parishioner at sa iyong mga pinagkakatiwala ang mga members, lalo sa mga elders natin, sapagkat once na na-build up natin yung trust, alam nilang may tiwala ka sa kanila, maging sila, ay mag-i-express nilang tiwala nila sa'yo. At kapag nag-open na sila at nag-open kayong lahat, mas magkakaroon kayo ng magandang pamamaraan pag-assess sa sitwasyon ng church kung paano ba mas mapapa-improve yung atin pong mga evangelism. I believe na ang seminar na ito ay magiging malaki ang impact sa mga pastor at lalo tigit sa mga lesson, mga lecture na natutunan ay ma-share din sa mga kapatid at magamit din sa pagpapalago ng gawain natin sa buong Cavite Mission at lalo tigit sa ikatatapos ng gawain ng ating Panginoong Hesus. Mula rito sa Adventist University of the Philippines, layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Samuel Frentes para sa Hope Today NPUC News. Nagsagawa ng Dynamic and Heartfelt Worship Seminar ang Mindoro Satellite Field sa Ligaya Seventh-day Adventist Church sa Blayan, Occidental Mindoro noong Linggo, October 9. Layunin ng nasabing seminar na panatiling masigla, may buhay at makabuluhan ang pagsamba ng bawat Adventistang dumadalo sa simbahan. Ang balitang hatid ni Dapodil de Dios. Pinangunahan ng Mindoro Satellite Field Directors ang isang dynamic and heartfelt worship seminar na ginanap sa Ligaya Seventh-day Adventist Church nitong 9 ng Oktubre taong kasalukuyan. Dinaluhan ng 41 mga lider ng iglesia mula sa iba't ibang distrito ng Occidental Mindoro ang nasabing seminar upang makapakinig ng iba't ibang pamamaraan ng aktibo at makabuluhang pagsamba na pinangunahan nila Pastor Danny Fiegas, Pastor Neftali Fufue at Ma'am Elizabeth Fufue. Ang nasabing pagpupulong ay naglalayon na mapalago ang ating pamamaraan ng pagbabalik ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesus, na kung saan ito ay dapat na magsimula sa ating mga tahanan sa pagkakaroon na tinatawag na family worship. Maurin natin ang ating mga leaders ng church
kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagsamba sa Panginoon. Para yung ating mga pagsamba ay magkaroon naman ng pagbabago ayon sa konsepto ng Biblia at ayon na rin sa sinasabi ni Ellen White. Parang ating mga pagsamba ay hindi parang ano ba, parang dry. Ano? Sapagkat talagang ang sentro ng pagsambahin ng ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Malaki ang papel ng mga magulang sa loob ng tahanan sa paghubog sa espiritualidad na aspeto ng buhay ng kanilang mga anak, na kung saan ito ay maaari ring magamit sa loob ng simbahan sa ikakalago ng gawain. Nadadagdagan yung karunungan, kaalaman. True worship na sa Sabat ay hindi pala ang ating sentro ay ang ating karunungan, kundi ang karunungan na buhat sa Diyos. So another education about spirituality ang aking natutunan ngayon. Plus, paano magiging dynamic yung paglilingkod sa pamamagitan ng pakikisangkot? Nawa, ang mga pamamaraang ito ay ating maging gabay sa ating aktibo at taos-pusong pagsamba upang tayo rin ay maging isang halimbawa sa mga taong nasa ating paligid. Mula rito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church, layo na yung magatid pag-asa. Ako si Daffodil Di Diyos para sa Hope Today NPUC News. Dalawang linggong pangaral ang pinangunahan ng mga Adventist Care Group sa Liliw, Laguna sa biyaya at pangunguna ng Diyos at sa suporta ng Upper Laguna District. Ang nasabing pangaral ay matagumpay na umakay sa 13 tao na magpabautismo. Tunghayan ang pagsulong at paglago ng kanilang care group ministry sa balita ni Jonas Montesines. Masaya at matagumpay na idinaos ng Liliw Fernandez SDA Church ang kanilang dalawang linggo na care group evangelism sa pangunguna ng District Pastor Dale Barnedo, kasama sina Brother Donato Brenna at Sister Susan Brenna, para sa gabi-gabing pag-aatid ng salita ng Panginoon. Sinuportahan ng mga Liliw Bukal, SDA Church, ang nasabing programa. Kahalagahan ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan sa pangunguna nina Sister Ana Ernesto, Brother Rodel de Guzman, at Sister Tracy Montesines sa pag-aatid ng health lecture. Tama ng mga aktibong mga kabataan na nangunguna sa pagtuturo ng mga kwento sa mga bata at pagbabahagi ng kanilang mga talento para sa gawain. Nagsilbi itong aral sa panibagong kaalaman sa bawat isa. Isa pong napakalaking karangalan na mga ganitong gawain ay may isagawa dahil sa ang kagustuhan ng Panginoon ay ating ipahayag ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan. At ito ay napakalaking impact sa mga tao sapagkat nakikita nila na kung paano ang mga tao ay susunod at makikilahok sa mga ganitong gawain. Masayang mga puso at mga ngiti sa kanilang mga mukha nang sila ay magpasya at tanggapin si Jesucristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. 13 ay buong ipinasakop ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng bautismo. Ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay sadyang napakalapit na. Kaya magpakatatag at makiisa tayo sa kanyang mga gawain. Lagi ako nananalangin, halos gabi-gabi, pagising ko na sana hindi magkahiwa-hiwala ang aking mga anak. Lagi ako nananalangin sa Panginoon Diyos, pero ito, tinulungan ako, malalaki na yung mga anak ko. Nakatulong mo sa akin. I feel so thankful and blessed kasi natupad ko yung promise ko kay God na i-meet siya, hanapin siya, and finally nakasama ko siya. And right now I am officially with him. Yun, sobrang overwhelming ng lahat ng binibigay niya and yung pinaparamdam niya sa akin every day. Ang bautismo ay napakalaga na ito'y tanggapin ng isang mananampalataya sapagkat ito ay gateway to heaven. Sa inyong paglalakbay bilang mga mananampalataya ay ating hawakang matibay ang pangako ng Diyos at ang kanyang pangako ang magbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa inyo. Layunin maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako, si Jonas Montesines, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.
Kasabay ng pagdaraos ng Kabuyao District Youth Fellowship, ay inilunsad ng nasabing distrito ang Power of One Initiative. Ang Power of One ay isa sa mga programang isinusulong ng Adventist Youth Ministries na humihikayat sa bawat isang Adventistang kabataan na maging magandang halimbawa nang sa gayon ay makaakay ng kapwa kabataan sa pagkakilala kay Jesus. Ang iba pang detalye tungkol dyan nasa balita ni Jobel Rioveros. Kabataan ang pag-asa ng bayan, ika nga sa isang kasabihan. Kaya naman kumilos ang mga kabataan ng Kabuyao District upang dinggin ang tawag ng Diyos sa gawain sa pamamagitan ng Power of One. Inilunsad dito kasabay ng Youth Fellowship ng distrito sa pamumuno ng butihing pastor na si Pastor Erniel Medina at District AY President na si Sister Carmelite Rioveros. Ang Power of One po ay nilunsad ang programa ng aming pong distrito upang magkaroon ng pagkakaisa sa ating pong mga kabataan. Ang layunin po ng ating pong programa ay ang isang kabataan ay makapag-reach out ng isa pong kabataan sa pamamagitan ng mga serbisyo na inihandog po ng ating pong mga Adventist leaders and Africans. Dinaluhan ng programa ng mahigit kumulang 100 mga kabataan na siya ring nagtalaga ng kanilang mga sarili. Espesyal na panauhin sa pagtitipon at paglulunsad na ito ang tagapagsalitang si Brother Roel Velonza na may panawagang hayaang hawakan ng Panginoon ang ating mga kanang kamay sa pagsisimula ng aktibidad na ito. Sa mga paglilingkod natin, alam natin na maraming humahadlang sa atin. Marami tayong hinahawakan sa ating kanang kamay, kaya tayo nahihirapang maglingkod sa Panginoon. Ang paanyaya ko sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan, ay bitawan natin ang anumang bagay na ito na mahahadlang sa atin upang makapaglingkod at hayaan natin ang kanang kamay ng Panginoon ang siyang hahawak sa atin dahil siya yung tanging may kapangyarihan sa lahat. Siya yung Power of One na kailangan natin, kaya inaanyayahan ko kayo din na sumali sa mga programa ng Power of One. Ang programa naman sa hapon ay nakatuon sa iba't ibang pamamaraan upang maisakatuparan ang layunin ng Power of One na Each One, Reach One. Kasama sa mga pamamaraang ito ay ang online harana, text message ministry, online ministry, one-on-one ministry, health lecture at mental help desk. Para po sa akin, maibabahagi ko or magiging tugon ko ay ibabahagi ko pa yung aking talento. Sana mas ipalagana pa natin, hindi lang dahil sa importante ito, pero kung dahil mas gusto nating makita sila sa second coming ng Panginoon. Gamitin nawang lubos ng Panginoon ang mga kabataang ito na handang gumawa at maglingkod. Ipanalangin po natin ang pagtatagumpay ng gawaing ito. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito si Jobel Rioveros para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng relief operations ang Northern Luzon Mission Adventist Community Services sa mga distritong sakop ng kanilang teritoryo. Sa suporta ng North Philippine Conference, mahigit 200 mga pamilyang apektado ng nagdaang kalamidad ang kanilang nahatiran ng tulong. Nagbabalita si Sam Hilbano. Umusbong ang diwa ng bayanihan dito sa Northern Luzon sa pamamagitan ng ACS. Bit-bit ang mahigit kumulang 200 na relief goods mula sa Adventist Community Services ng NLM at NPC, nagtungo ang mga manggagawa ng mission sa iba't ibang distrito ng Northern Luzon upang maghatid ng tulong sa mga kapatid natin na nangangailangan, lalo na't ngayon na magkakasunod ang mga dumaan ng mga kalamidad. Ang nasabing humanitarian and relief operations ay nagresulta ng 222 pamilya na naamputan ng tulong. Pagpapakita din ito na ang ACS ay laging kasangga sa kahit anumang sakunang dumating. Ito po yung serbisyo ng ating Panginoon upang matulungan ang mga nangangailangan, lalong higit. Alam po naman natin na dumaan ang lindol at bagyo. Marami ang nangangailangan ng tulong. Kaya nga ito po ay isang paraan
upang maipadama at maipabatid natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon sa pamamagitan ng serbisyo ng Adventist Community Service. Kasama sa mga ipinamahagi ng ACS ay ang mga dilata, mantika, noodles at iba pang mga pagkain gaya ng biskwit at bigas na labis na nagbigay saya sa mga kapatid natin na maituturing na kapos, lalo na sa aspetong pinansyal. Gaya na lamang ni Nanay Kuring na nung bago kami dumating ay namumroblema na kung saan kukuha ng kanyang isasaing. Ako laging nananalangin sa Diyos kasi sabi ko, Panginoon, wala na akong bigas. Wala akong kakainin bukas. Sabi ko, sana mayroong darating na bigla-biglang magbibigay sa akin. Sabi ko ganun. Eh, salamat sa Panginoon. Mayroon palang pagpapala na bibigay niya sa akin ngayon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi nandiyan siya. Kung mananalangin ka, nandiyan siya palagi. Hindi kanya pinapabayaan. Pero ngayon, mayroon ng bigas. Oh, salamat sa Panginoon. At mayroon na akong iluluto. Mayroon na akong bigas. Mayroon pa akong grocery na bigay ng mga kapatiran. Patunay, si Nanay Kuring na kahit kung minsan man ay gutom ang ating kalamnan, kung tayo ay busog sa pananampalataya, ay walang imposible sa pangalan ng Diyos. Kaya naman hinihikayat ang bawat isa sa atin na tayo ay makiisa sa layunin ng ACS na makatulong sa ating mga kapatid at sa ating komunidad bilang mabubuting mamamayan at bilang mabubuting alagad na rin ng ating Panginoon. Layunin ay maghatid ng Balitang May Pag-asa, Sam Hilvano para sa Hope Today, MPUC News. Sinorpresa ng mga mag-aaral ng Legazpi Adventist Elementary School ang kanilang mga guro sa programang kanilang idinaos para sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Naging emotional ang kanilang mga guro sa pagtanggap ng tokens at appreciation message na kanilang ibinigay. Ang kabuong kaganapan, balitang hatid ng ating kid correspondent mula sa Southern Luzon Mission, si Milka Bareha. Mga guro ng Legazpi Adventist Elementary School, emosyonal nang sorpresahin ng kanilang mag-aaral sa selebrasyon ng World Teachers Day. Ang naturang programa ay pinangunahan ng Supreme Pupil Government Officer sa pangunguna ng SPG President na si Ilias Evan Jarek Chua. Maganda itong event na nangyari sa Teachers Day po na nakaselebrate po ang mga teachers at nakabigay din po yung mga students po sa mga teachers nila. Nag-alay ng mga awit at talento ang mga bata mula sa mababang baitang hanggang sa mataas na baitang. Nagkaroon din ng pagbibigay ng mga regalo ang bawat mag-aaral sa kanilang mga guro bilang tanda ng kanilang pagpapahalaga at pagpapasalamat sa mga ito. Emosyonal namang nabigay ng mga mensahe ang bawat guro sa kanilang mga minamahal na mag-aaral. Maganda po ang naganap ditong program at yung mga binigay po namin gifts sa mga teacher na appreciate po nila. Natapos ang programa na puno ng kasiyahan sa parte ng mga guro, gayon din naman sa mga mag-aaral. Purihin ang Panginoon sa kanyang ibinigay na pagmamahalan sa bawat isa. Dalangin natin na patuloy ang ganitong mga relasyon sa bawat mag-aaral at guro ng ating paaralan. May dalang pag-asa, ako po si Milka A. Barea, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Idinaos ng South Oriental Mindoro District ang kanilang Education Sabbath Fellowship. May temang Educating for Eternity. At sa pangunguna ng South Central Luzon Conference Education Department, ito ay dinaluhan ng mga guro at mga Adventistang kapatiran sa buong distrito ang layunin at kahalagahan ng kanilang pagtitipon. Balita ni Norin Fabik.
Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Education Sabbath, isang pagtitipon ang dinaluhan ng mga kapatiran mula sa distrito ng South Oriental Mindoro, kabilang ang ilang mga guro at mga bisita na ginanap sa Santa Brigida Covered Court Mansalay. Ang District Education Fellowship na may temang I Will Go, Educating for Eternity, ay naglalayong pagbuklo din ang mga kapatiran ng buong distrito sa muling pagsasama-sama sa pagsamba sa Panginoon at lalong higit, maturuang lubos ang bawat isang mananampalataya sa kahalagahan ng edukasyong Adventista. Naging espesyal ang pagsambang ito dahil sa presensya ng mga butihing school principals ng South Central Luzon Conference at ilang mga guro mula sa Mindoro Satellite Field. Lubos kami bilang mga guro ng SELC Adventist School ay lubos na nagpapasalamat. Unang-una sa Panginoon, pangalawa sa mga kapatid mula sa distrito ng Mansalay at Bulalakaw, at pangatlo mula sa ating mga bisita mula pa sa iba't ibang teritoryo across SELC. Nais ko pong pasalamatan ng ating pong mga teachers, sampu po ng mga principals sa nagmula pa ng mainland, sa pangunguna po ng ating mahal na director, kay Sir Benvenido Sagnoy, ano po, na nagkaloob ng kalapung tulong pinansyal para po sa ating paaralan sa Kabalua. Sa pong mainit na pasasalamat ang aming po ipinagkakalob sa inyo in behalf po ng distrito ng South Oriental Mindoro. Ang kahalagahan ng Adventist education ay ang mga anak natin sa iglesia, sa distrito, ay mapangalagaan natin sila at madala natin sila sa paaralang Adventista para makilala nila ng lubusan ng ating Panginoong Hesus. At sila ay makapaglingkod sa ating mahal na Diyos at magiging bahagi sila sa pagdadala ng magandang pabalita para magiging bahagi din naman sila sa nagtatapos na gawain ng ating Panginoon. Kaya ang kahalagahan nito ay ang lahat ng mga anak natin ay madala sa mga paaralang Adventista para sila ay mahalagaan ng ating iglesia. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si Noreen Fabic, Hope Today, NPUC News. Mahigit 100 Pathfinders ang masayang nakilahok sa Master Guide Friendship Camp sa Palawan Mission para sa taong ito. Ang camp ay isinagawa sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan mga hindi malilibutang karanasan at aral sa masamang dinanas at natutunan ng mga Pathfinder campers. Tunghayan ang fun and exciting activity na ito sa balita ni Josamel Tadlas. Master Guide Friendship Camp. Yan ang masayang idinadaos ngayon ng ating mga Master Guide at Master Guide in Training ng Palawan Mission of the Seventh-day Adventist Church dito po sa bayan ng Puerto Princesa. Napuno ng saya ang puso ng mga kabataang sumali sa 4 na araw na Master Guide Friendship Camp dito sa teritoryo ng Palawan Mission ng Seventh-day Adventist Church. Ang programa ay pinangunahan ng Youth Director ng Mission kasama din ng ilang mga pastors and Master Guides. Ito ay dinalohan ng mahigit 100 kabataan na nagmula sa timog, sentro at hilagang bahagi ng Palawan. Layunin ng programang ito na mas mabuhayan ang mga Pathfinder Clubs sa iba't ibang lugar, mas magkakilala ang bawat isa, manariwa ang mga kasanayan bilang isang Master Guide, at maging handa sa mas malaking programang gaganapin sa mga darating pa na taon. Ang Master Guide Friendship Camp po 2022 ay sinasagawa natin dahil kinakailangan na ma-equip ulit ang lahat ng mga Master Guide. Bukod sa sila po ay dapat maipon for this coming 2023 ay magkakaroon tayo ng higit na kagalingan. At ang Pathfinders, ang Master Guide ay dapat magkaroon po ng tunay na pagkakilanlan dito sa Palawan Mission. Masaya ang mga campers na nandito po sa ating Master Guide Friendship Camp 2022 dito po sa Palawan Mission, sapagkat halos po lahat sa kanila ay first time na maranasan po ang ginawang camping. Ang ating palang Master Guide Camp ay binubuo ng mga different Pathfinder Clubs dito sa Mission na nagmumula po sa South Palawan, Central at saka sa North Palawan. Nagbuo po tayo ng
pitong unit na nagkakaroon ng 13 to 15 members. At sila po ay nag-i-enjoy na ma-refresh ang mga skills na kanila pong natututunan. Ang Master Guard Friendship Camp po sa taong ito na na-experience po namin ay tunay po na napakasaya. First time po namin na-experience yung napakahabang lakarin, napakahabang hiking. At sa mga activities po na amin pong ginanap dito ay napakasaya. First time po na-experience, lalong-lalo na yung mga kasama naming Master Guide in Training. At mas lalo po itong nakapag-encourage sa kanila para ipagpatuloy po nila ang pagiging aspirants para mapa-invest ng Master Guide. Okay, sarap pong pagmasdan yung ating mga kabataan na nagkakaisa. Hindi lamang po sa iglesia, kundi kahit po sa mga social activities po natin, sila po ay nagkakaisa para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa. Ito po si Josamel para sa Hope Today in TUC News. Yan muna mga balitang aming hatid ngayon, palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Subaybayan tuwing Sabado ng umaga ang masayang paglilingkod, ang programang nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang paglago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Mapapanood tuwing Sabado ng umaga, 9:30, dito sa Hope Channel North Philippines. Magsama-sama tayo sa masayang paglilingkod. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong social media post. Mula dito sa North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News